Welcome back mga techniques sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong techniques na inyong ituturo. Ngayon mga technique, tuturuan ko kayo kung paano mag-bypass ng screen lock tsaka Google account ng mga Infinix. Itong gagawin natin mga technique, ito ay para sa mga bagong model ng Infinix ngayon. Yung year model na 2022 to 2023 na Android 13. Kasi medyo mahirap yung screen lock bypass nito tsaka FRP bypass. Yan mga technique. Kaya mga technique, tapusin nyo itong video para matutunan nyo kasi ito 100% legit at may apply nyo to kung sakaling mangyari to sa mga cellphone nyo. Yan nga pala mga technique, ang ating gagawing sample ay Infinix Note 10. Yan. Ito Android 13 to. Infinix Note 10. Siyempre mga technique, kailangan muna natin siyang patayin. Pakita ko muna pala sa inyo yung screen lock nya. Yan. Siyempre mga technique, kapag ka nag-hard reset tayo niyan, may Google account yan. Sasabay na natin yung pag-alis ng Google account tsaka ng screen lock. Patay natin ang unit. Off natin. Power off. Antay lang natin mawala yung display. Yan. Kapag ka nag-vibrate na mga technique, patay na yung unit. Pipindutin lang natin itong power button tsaka volume up. Sabay lang siya mga technique para ma-reset natin. Antayin lang natin siya magbukas. Siyempre mga technique, kapag ka nireset natin, hindi pa doon natatapos yung ating pagtanggal ng screen lock. Sunod pa dyan ay ang kanyang Google account. Kaya tapusin nyo itong video para masundan ninyo at matanggal nyo rin yung screen lock or Google account ng inyong mga cellphone. Yan mga ka-technic, kapag lumabas yan, pindutin lang natin itong power button, sunod natin yung volume up. Parang 1 second, sunod yung volume up. Pindutin natin. Yan. Yan yung mga technique yung lalabas. Punta tayo sa wipe data. Yan, factory reset. Yan, makikita nyo naman. Medyo tinagilid ko lang yung cellphone para mas makita nyo kasi medyo malaki yung screen nito. 6.95 inches. Yan, factory reset. Yan, factory data reset. Click natin. Antayin lang ulit natin siya magbukas. Bago, restart natin. Yan. Antayin ulit natin siya mga technique magbukas. Ito mga technique, meron na din tayong ginawang screen lock bypass tsaka Google account. Ilalagay ko mga technique yung link dito sa description at saka sa pin comment. Iyon naman mga technique ay para sa mga old model ng Infinix tulad ng mga Smart 5, Smart 6, Hot 9. Yun mga technique. Basta yung old model ng Infinix, meron din tayong screen lock bypass. Ilalagay ko ang link sa pin comment at sa description para naman yun sa mga old model. Itong ating ginagawang ito ay para sa mga new model 2022 to 2023. Yan. Para kahit anong model ng Infinix, meron kayong paraan para matanggal yung screen lock tsaka Google account. Antayin lang natin siya magbukas. Yun mga technique, nagbukas na yung ating unit. Yan, matapos nating i-reset. Una natin pipindutin mga technique ay start. Bago. Philippines. Hanapin lang natin. Yan. Bago, next. Skip. Kailangan natin mga technique kumonek sa wifi. Connect natin. Lagay ko lang yung password. Ayan. Baka kasi mapanood to ng taga amin, kumunik sa aming wifi. Kaya ako, medyo hindi ko na siya pinakita. Tin lang natin siya mag-connect. Yan mga ka-technic, connected na siya sa PLDT. Sunod ay back natin. Skip. Bago, next. Pakita ko muna sa inyo mga technique yung kanyang Google account.
Buwan ang hindi pa yan natatanggal, mamaya pa natin tatanggalin. Pakita ko lang sa, muna sa inyo na meron pa siyang Google account. Yan, makikita nyo, meron siyang lock na drawing sa taas. Medyo mabagal lang yung ating ano, Wi-Fi. Don't copy. Yan mga technique. Kailangan pa nating ilagay yung password or Google account. Hindi natin ma-set up yung phone kapag ka meron noon. Sunod mga technique yan. Sunod natin gagawin ay i-back na natin. Back na natin. Punta kayo dito sa connect to Wi-Fi. Yan makikita nyo. Connect to Wi-Fi. Pindutin nyo itong add network. Bago, pindutin nyo itong mic sa keyboard. Yan. Don't allow nyo. Yan, ulit-ulitin nyo lang tatlong beses. Yan, kapag lumabas na yan, click nyo itong kulay blue sa baba. Sunod mga technique, punta kayo dito. Yan, pangalawa. Sunod, punta kayo dito sa may, yan, sa may taas. Search nyo lang ay X-Share. Yan. Medyo, ano ako, may ubo kasi ako ngayon. Yan. X-Share Mini. Kaya hindi ako makapagsalita ng ayos. Ginagawa ko pa rin itong vlog sa inyo para matutunan nyo. Yan. Sunod, open natin. Yan. Yan. Kapag ka nalagay na natin yung X-Share Mini, kailangan naman natin mga technique ng isa pang cellphone. Ito yung ating ibabypass. Kailangan pa natin siya ng isang cellphone. Mga technique, at sa bago pa natin ka-technique, iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga technique manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga technique ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga technique doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga technique, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Lagay ko po mga technique yung link sa description. Punta lang tayo sa ano, Play Store ng inyong isang cellphone. Yan. Kahit anong cellphone, basta Android, pwede nyo gamitin pang bypass dito sa Infinix. Ano lang natin ay X-Share. Yan. Nabubulol na ako. Yan. Dahil mga technique, at malimit itong ginagamit itong cellphone na to pang bypass, yan, makikita nyo, meron na tayong download, i-open na lang natin. Open. Kapag ka na-download na natin yan, pupunta naman tayo sa Google. Se-search nyo naman ito. Yan. FRP Bypass. Yan, nasa taas. APKDM. Sunod mga technique ito. Yan. FRP Bypass. Yan, pangatlo. Latest. Yan. FRP Bypass. APK Latest FRP Bypass. Ito. Click nyo yan. Sunod mga technique, scroll nyo pataas, may da-download tayo dito. Da-download nyo mga technique itong FRP Bypass All APK. Ito, yan nakikita nyo. FRP Bypass All APK. Download now. Yan. Sunod ay itong medyo nasa taas yan. Itong Google Account Manager 9 APK din. Download. Download again. Yan, may download na tayo noon. Dinownload ko ulit para sa inyo. Kasi gagamitin natin mamaya yun sa X-Share. Ipapasa natin dito sa Infinix Note 10. Hindi yata nag-download yung isa. Yan. Sunod mga technique, kapag na-download na natin yung files, ay tingnan natin. Yan. Ipapasa naman natin siya dito gamit ang X-Share Mini.
Hanapin lang natin yung files dito. Hanapin natin. Yan mga technique, nakita natin yung files. Yan, ito, FRP bypass, tsaka itong download Google Account Manager. Yung dalawa. Ngayon, send natin yan. Send nyo. Hanapin nyo yung Xshare. Yan. Open lang natin yung mga kailangan para masend natin dun sa kabilang cellphone. Open natin. Got it. Sunod. Buksan naman natin itong, punta tayo sa receive. Kasi ito yung magre-receive ng files na ating ginownload para mapapunta dito sa Infinix Note 10. Yan. Scan lang natin yung kanyang barcode para sa send. Yan. Yan. Antay lang natin siyang magpasa. Yan mga technique, napasa na yung files. Yan. Makikita nyo mga technique na nandito na sa ating Infinix Note 10 yung files. Pagka na-disconnect na natin dun sa Xshare kanina doon sa isang cellphone, punta lang tayo dito sa receive niya bago install nyo. Bago install nyo din tong FRP bypass. Yan. Naka-install na yan mga technique sa cellphone natin. Bago i-back na natin. Back natin. Punta naman tayo sa settings. Sa settings. App setting. Yan. Click natin to. Tingnan natin kung naka-install na. Yan mga technique, FRP bypass. Yan, open natin. Ngayon mga technique, maglalagay kayo dito ngayon ng email nyo. Punta kayo dito sa right side, tatlong tuldok. Pwede na tayo mga technique maglagay ng bagong Google account or Gmail. Okay natin. Yan mga technique, lagay ko lang yung email. Ito, iba-blurred ko na lang kasi yung email nito ay importante. Yan. Mag-sign in lang tayo. Lagay natin yung password. Yan mga technique, nakapaglagay na tayo ng Gmail. Ngayon, punta ulit tayo sa settings. Yan. Kapag ka nakapaglagay na kayo ng Gmail or bagong Google account, hanapin nyo naman dito yung Google Account Manager. Yung dinownload natin kasama yun ng FRP bypass. Yan, ito yon. Yan, Google Account Manager. Gagawin natin ay install natin. Tatanggalin na ulit natin. Yan. Bago back. Punta ulit tayo dun sa FRP bypass. Medyo mahaba itong mga technique process pero tiyaga lang matatanggal niyo yung Google account tsaka screen lock bypass niya. Uninstall ulit natin to. Itong FRP bypass, tinanggal na natin. Sunod mga technique ay back na natin. Yan. Back na natin. Bago nyo i-back, siguraduhin yung na-install nyo yung FRP bypass tsaka yung Google Manager. Yan. Back na natin. Yan. Yan. Bago, pindot ulit tayo sa start. Next. Skip. Next. Don't copy. Yan mga technique yan. Naglagay tayo ng bagong Google account. Yan, nalagay ko na. Yan yung lalabas kapag ka nagawa na natin yung process simula nung una tsaka kanina. I-next lang natin. Hindi na natin kailangan yung dati niyang Google account tsaka screen lock. Sunod-sunod lang siya.
tanggal na yung dati niyang screen lock tsaka Google account. Ang nakalagay na ay yung bago nating linagay na Google account. Skip. Yung mga technique, matatapos na start. Pindutin lang natin itong power on. Hintayin lang natin. Yun, tanggal na mga technique yung kanyang screen na tsaka Google account yan. Ito. Wala na siyang screen lock. Wala na siyang Google account. Ang nakalagay na dyan Google account ay yung bago nating linagay kanina. Yun. Subukan nating i-lock. Wala na yung kanyang screen lock. Ganun lang mga technique. Kadali, medyo mahirap pero tiyaga lang. Madali na pagka natutunan nyo. Yun mga technique, kung nakatulong itong video sa inyo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Marami pa tayong video parating. Meron din tayo FRP bypass old model ng mga Infinix. Nasa pin comment at description. Yun mga technique, nakatulong man itong video sa inyo, like and share and subscribe na lang yung ibalik nyo sa akin. And salamat sa panonood and God bless.